Marami na nga ang mga tindahan ng mga segunda manong gamit dito sa bansa. Kadalasan, ang mga kagamitang ito galing sa Japan. Dahil mura, maraming mga kababayan natin ang nahuhumaling mamili sa mga ganitong tindahan. Bale, ito po yung dalawang electric pan na naiuwi po ni Papa galing po sa surplus. So pareho naman pong gumagana to. Tapos ito po, nilalagyan ng, ng tubig. So ito po yung mga jacket po from surplus. Dalawang sofa, electric fan, foot massager, figurines at mga damit. Ang mga ito, galing daw lahat sa surplus shop kung saan suki ang 23 anyos na si Aini. Nag-start po sa pan-display, ganyan mga yung sofa, yung unan, ayun po. Bukod pa sa mga gamit sa sala, ang ilang kagamitan nila sa kusina, galing din daw sa surplus shop. Bale, ito po ma'am yung mga pinggan po, baso na galing din po sa surplus. So, paunti-unti din po namin itong binibili. Yung quality po niya, maayos pa, matibay talaga siya. Tapos magagamit naman po. Dahil abot kaya ang presyo at dekalidad ang mga nakukuhang items sa surplus shop, madalas daw napapabili ang kanyang ama kahit hindi sigurado kung kakasya o magagamit nila sa bahay. Tulad po nung sofa nga po, hindi na siya kasya dito sa loob ng bahay, pero meron pa, nagdala pa din siya. Yun po, nakalagay lang siya sa labas. Kasi iniisip ni Papa, pagka paunti-unti mo siyang binili, tapos inunti-unti din tong bahay, may paglalagay na. Hindi naman din daw halatang second hand ang mga gamit na nabili nila. Siyempre, hinahawakan po namin ina, yung kung okay ba yung tela, lalo na po sa damit. Ganyan, pagka okay pa siya. Kasi mukha, yung iba po kasi doon, as in bago pa, naka-plastic pa, ganyan. Hindi ko lang po alam kung bakit nasasama sa surplus. Tinitingnan din namin, siyempre, kung madumi naman po yung gamit na kukunin namin, iniisip namin na pag nilinis ba namin to, mapapakinabangan po. Aware naman po kami na pagka surplus, ayun na yung mga ginamit ng mga nasa Japan or taga-ibang bansa na hindi na nila gagamitin or tinapunan nila na dinadala dito sa Pilipinas para ibenta po dito. Nagsulputan na nga ang mga surplus shop sa bansa. Ang ilan, isang malaking warehouse na puno ng mga imported na gamit. Samantalang ang ilan naman, nagsimula sa garage sale ang pagtitinda ng mga gamit galing ibang bansa. Gaya na lamang ng isang surplus shop na ito sa Santa Mesa, Maynila. Hi, sir! Hello, pasok! Atina Imperial po. Mark po, Mark. Ito po ang inyong business. Oo, ito. Okay, mga ilang taon na po? Nag-start kasi kami, siguro mga nasa 5 years na kami sa business na ganito. Nag-start kami sa bahay lang eh. Sa garage lang siya. Kumbaga lahat na sa barangay namin na bigyan na namin, tapos maganda yung flow. Naghanap kami ng mas upgrade. Nag-rent kami ng shop para mas makilala. Yung mga paninda nyo dito? Galing lahat sa Japan, yung paninda namin. Kumbaga may isa kayong kausap doon, mm-hmm. Na company din na... Sinusupplyan kami. Sinusupplyan kayo. Mula mga tasa, hanggang sa mga cabinet at gamit pang display ang ibinebenta sa shop ni Mac. At ang best seller sa shop na ito, cabinets. Ano po yung karaniwang binibili sa inyo dito? Kasi napansin namin, puro mga kitchenware, mga tasa. Yan po ba yung karamihang kinukuha rin sa inyo or meron pa rin iba? Assorted siya. Last day, may kumuha sa amin. Puro furnitures. Ang mga items dito sa shop ni Mac, galing ng Japan. Mabilis kasi sila magpalit. Kumbaga upgraded sila eh. Ayaw nila yung mapaglumaan. Kaya yun. Kunyari yung mga anuhan ng baby. Yan, gamit siya. Gamit siya, pero makikita mo, okay pa eh. Ang proseso po ng pagpasok nitong mga items nito sa bansa, ano yung ginagawa nyong, kumbaga, pag-aasikaso ng mga dokumento, ayun, transactions? From Japan to Philippines, meron kaming taga-ayos. Siya na yung bahala, kumbaga, tiwala kami sa kanya dahil subok na rin namin siya.
Kumbaga siya na yung tag-aayos sa ano. Antayin na lang namin yung dating dito, saka namin naayusin. At anong naka-declare na laman? Naka-declare din laman, ano, furnitures, at saka mga kitchenwares talaga. Ang mga gamit daw sa shop ni Mac, galing sa isang warehouse kung saan dinadala ang mga napaglumaan ng gamit sa Japan. Naabutan namin ang isa sa mga suki raw sa surplus shop, si Edward. Ang nabiling kitchen cabinet, dadalhin na raw nila sa kanilang bahay sa probinsya. Mas marami sa pang kitchen kasi mas maraming kailangan sa kitchen. Pero kumukuha rin kami ng mga table, cabinet, at saka mga upuan. Mayroon kasi mga item dito na hindi kasi porket sinabi na surplus yung shop, surplus na lahat. Meron siya mga brand new na as in talagang hindi pa siya nagagamit at meron din namang nagamit na. So, depende. So, mas karamihan nakukuha ko dito sa shop na to, hindi pa siya nagagamit. Noong araw na iyon, naabutan namin na may mga panibagong surplus items na dinala sa shop. Isang elf truck na ang laman ay mga cabinet at iba pang gamit sa kusina ang dumating. Ang mga dumating na gamit, kalahati pa lang daw sa inaasahan nilang darating na items ngayong araw. Malawak at tila one-stop shop naman na ang surplus shop na ito sa Marikina. May bisikleta, mga gamit sa kusina gaya ng platito, tasa at iba pang appliances. Meron ding cabinets, maleta at iba pang mga pang-display na mula rin sa Japan. Ano pong sinasabi ng mga customer niyo? Bakit gusto nilang bumili sa surplus shop kaysa pumunta sila sa mall? Eh, marami din namang mall dito sa Marikina. Ano po, usually ang sinasabi nila, maganda items talaga. Hindi naman brand new, pero yung quality, maganda. Yun ang alam nila. Yung quality? Quality ng product. Mas mura sila kaysa sa mall. Sa brand new. Second hand o napaglumaan ang karamihang tinda sa mga ganitong surplus shops. Pero para kay Buboy, hindi naman daw ibig sabihin na basura nang maituturing ang mga itinitinda nilang surplus. Yung iba naman po talaga, brand new pa, nakabox pa po nakukuha namin. Talaga brand new. Kasi ang ibang bansa po talaga ng Japan, madali raw magpalit ng gamit. So, kumbaga, hindi ibig sabihin na yung pinaglipasan nila na pupunta sa atin? Hindi naman lahat na pinaglipasan nila, ng pinagsawaan nila nandito sa atin. Hindi naman. Surplus ang tawag sa second-hand items na mula sa ibang bansa at ibinebenta rito sa atin. Actually, yung pagka sinabi kasi natin na surplus, ito yung galing ng tinapo na ng ibang tao dahil wala nang gamit sa kanya, pero hindi pa siya basura kasi may gamit pa sa iba. Dito sa Pilipinas ay marami naglipanan na ganyan ng mga surplus products na galing ng ibang bansa at tinatangkilik naman dito kasi mura. Sabi nga mura na imported pa. Pangamba lang ng Eco-Waste Coalition ay ang mga electronic waste naman na naidudulot ng mga surplus items na ito. Pagka ganito ay dapat repasuhin din, i-review din yung mga related na mga batas at mga administrative order patungkol naman sa pagtataas ng electronic waste natin. Kasi kung yan ay luma, halimbawa TV, ang TV ngayon ay flat na. Pero pag surplus, yan yung meron pang ano sa likod, may CRT pa. Etong CRT, yung tad-tad ng toxic chemicals. Ang mga kagamitan na ibinebenta sa mga surplus shop, hindi naman daw maituturing na basura, kaya maaari itong makapasok sa bansa bilang imported products. Yung example nito, no, yung mga used vehicles natin na nakikita natin sa marketplace, used engines, parts and components, ang importation yan, unang-una, kinakailangan merong Certificate of Authority to Import, CAI, from the Department of Trade and Industry. So, ito po ay isang example ng regulated na commodity na binabantayan ng Bureau of Customs na kinakailangan meron silang permit from DTI prior to the arrival of their shipment. Sa ilalim ng
ng regulated imports ng Bureau of Customs, maaaring makapasok ang mga imported items gaya ng appliances at furniture basta may imported commodity clearance mula sa Department of Trade and Industry. Hindi rin maituturing na hazardous ang mga ito. Kinakailangan lang siguruhin ng Bureau of Customs na dumaan ito sa tamang shipment at may mga kauklang permits. If it is determined na merong prohibited commodities, for example, merong peking commodities na nakita, no, at kahit at hindi din sila nakapag-present ng proof of payment of duties and taxes, then the Bureau of Customs can forfeit these commodities in favor of government and then proceed with the proper mode of disposal. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Athena Imperial kasama sa iisang